Hi guys at magandang araw and welcome back to Minelison's Habits. So for today's video, pag-uusapan naman natin ngayon ay ang mga basic tips sa pag-aalaga ng red cherry shrimp. So stay tuned! Red cherry shrimp, RCS, or my scientific name na Neocaridina davidi, freshwater shrimp na mula Taiwan at karaniwang inaalagaan nating mga hobbies sa aquarium. Hindi lang red ang kulay nito, meron din itong iba't ibang kulay tulad ng yellow, orange, blue, black, at iba pa. Ano-ano nga ba ang mga basic tips o mga pangunahing dapat nating malaman sa pag-aalaga ng red cherry shrimp? Unahin natin yung paglalagyan natin kung gaano kalaki or tank and tank size. Mabubuhay naman ang RCS sa 2.5 gallons na aquarium, pero I would recommend na alagaan natin sila sa mas malaking aquarium, lalo na kung plano nating i-breed ang mga ito. Mas madali kasing panatiling stable yung water parameters sa mas malaking lalagyan or mas malaking aquarium. Pag mabilis kasing magbago yung water parameters, pwede yung ikamatay ng ating red cherry shrimp. Ang susunod ay yung tubig na gagamitin natin. Kung ang tubig na gagamitin natin ay galing sa gripo or tap water, siguraduhin lang natin na na-cycle na natin itong mabuti or nakastock siya ng ilang linggo. Pwede rin tayong gumamit ng water conditioners kung kinakailangan para makasigurado tayong wala ng chlorine at chloramine sa tubig. Mas maganda rin kung may aquatic plants or planted aquarium ang paglalagyan natin ng RCS. Bukod sa nakakatulong ang aquatic plants na mapanatiling stable ang ating water parameters or kondisyon ng ating tubig, nagiging taguan din ito ng maliliit na hipon, pati na rin ang mga nanganganak at nagmomolt or yung nagpapalit ng exoskeleton. Pagdating naman sa filters, pinaka the best na gamitin natin ay ang sponge filter. Bukod sa mura, hindi na ito mahihigop ang mga anak ng mga hipon natin. So, itong nakikita natin ngayon guys, mga anak na lang ng RCS natin to. Sobrang liliit eh, oh. Pero actually mga ilang araw na rin to kasi may kulay na eh. Medyo malaki na to eh. Normally kasi yung anak ng RCS, kulay puti lang, to sobrang liit. Halos hindi mo makita kung hindi mo sila tititigan maigi. Kumpara natin sa kung gaano sila kalit, ituturo ko. Compare natin sa ituturo. Yeah. Kita nyo ba guys? Wait lang. Ulitin natin, medyo malabo. Isa pa. Yan. Oh. Yan. Okay na. Yan o, diba? Sobrang late nila. Dating naman sa pagkain guys, ay pinapakain ko dito is yung pinapakain ko rin sa mga fry ng gapis ko, yung Tate Fry Booster. Kasi mura yon, tas pino. So yung mga maliliit na shrimp natin nakakakain din. Hindi sila nakikipaggagawan doon sa mga malalaking shrimp. O kaya naman guys, yung PO1 Baname ng Tate. Kasi yun talaga yung feeds na ginagamit ng mga nagkukulture ng hipon. Makakabili kayo nun guys sa mga nagtitinda ng feeds or patuka ng manok. Kung merong malapit sa inyo yun, pwede kayo magtanong kung meron silang available na ganun. And then, pwede rin naman ninyong orderin yun sa Shopee. May mga nagtitinda nun per kilo.
per kilo nila tinitinda yon. So, depende sa inyo kung saan mas konbenyente para sa inyo. Tapos dito, kung makikita nyo, no, nagkukumpulan sila dun sa ibabaw ng sponge filter. Kasi naglagay tayo ng ano, spirulina tablet dyan sa ibabaw. Yan. Basta may ano, naglalabasan din sila pag may pagkain. Nagsimula po ako dito sa red cherry shrimp. Apat na piraso lang to eh, nabili ko sa pet shop. Pero wala pang 1 year, ganyan na sila karami. So tapos itong mga to guys, ano to, inuunti-unti ko silang ibukod dito sa isang aquarium kasi susubukan din kong ibenta sila sa pet shop, so sana mabilis eh. So sa mga bago or nagpaplano pa lang na pumasok sa hobby ng pag-aalaga ng red cherry shrimp, sana ay makatulong sa inyo ang video na to. And kung nagustuhan ninyo ang video na to at kung kayo ay bago pa lang sa aking channel, please like, share, and subscribe para maging updated kayo sa mga bagong videos na i-upload natin. And see you on the next video!